Location na ganito naman guys, na medyo malayo sa Kabiasnan, most of the time merong mga cottages or mga lodges or campsite na available para sa mga travelers at tourists. Check this one, malapit dito sa Semoliki National Park para makita natin anong klaseng accommodation meron sila. Itong lugar kung nasaan kami ngayon para sa panghuling araw, which is ang Bundibugyo District, ay kung saan nanggaling at lumaki si Mr. Joseph, ang aking bagong assistant. At dahil pauwi na kami ng Kampala, kailangan muna naming dumaan para mag-pay respect at mag-hello sa nanay ni Joseph. Para naman makilala natin yung pamilya ni Mr. Joseph Wisto. You are reminding me too late. Hi! You know him. How are you? Hi! Thank you! So, dito ang tahanan ni Joseph, guys. Dito siya lumaki. Bago siya nagtrabaho sa akin, dito siya nakatira. Si Joseph, actually, guys, natapos niya na ang kanyang high school. Magsa-start na siya ng university. Pero, naghanap muna siya ng work para makaipon. Siya din ang eldest sa kanilang magkakapatid. Ayan. Very fluent sa English at maganda ang kanyang work ethics. At nakita ko sobrang patient siya at understanding. So, napaka-importanting qualities yan sa trabaho. Katulad ng trabaho ko na laging busy, lagi kaming time constraint. So, dapat marunong talaga mag-manage ng stress at oras yung magiging katrabaho ko. Hello! Oh, mangoes! Kita niyo naman ang mango. Namumulaklak sa bunga. Ay, mayroong pato. Hello. Hi, I didn't see your mom. It's okay. Kahil move a bit. Hello. Abari Abusuri. Mama ni Joseph, guys. Thank you. How do I say thank you? Asante sana. Asante sana. Thank you too. For accepting us in your home. Ganito sila mag-greet, guys, nakalubot. Kaziko. May pakain si Joseph. Nagluto sila, guys, ng kanin at syempre ng ulam. Kung nagtataka kayo, guys, dito sa Uganda, they are also very accommodating. And they give importance sa mga bisita. So, sa kultura nila dito, kapag ka bumibisita ka sa mga lokal, lalong-lalo na sa probinsya, lumuluhod sila sa mga elders at sa mga lalaki para mag-greet. At the same time, nagpre-prepare sila ng kanilang local dish para i-serve sa mga bisita. So, ayan. Visitor! Muhammad Ali Yiga, Nasri Chen. Guys, dito sa lugar nila Joseph, ito ay isa sa mga delicacy or pinaka niluluto nila kahit na walang bisita. So, ito ay tinatawag na sombe. Isa itong gulay na pina-pound or dinikdik. Siyempre, at ito ay gawa sa dahon ng kasaba or kamoteng kahoy. So, tikman natin. First time kong makakatikim ng sombe. Okay, hindi siya kasing tapang ng ibang mga gulay. Parang meron siyang lasang isda. This is pure, no fish. There's fish here. Ah, kaya pala may lasa siyang isda dahil meron siyang halong isda. Honey, wait. I'm going to give you some weight. Sarap. Nasarap. Actually, guys, dito sa Uganda, sa 3 years ko dito, ngayon pa lang ako naka-encounter ng community na nagsiserve ng dinikdik na cassava leaves o yung tinatawag nilang sombe. Dito sa area lang nila, Joseph.
Bye, Tico! Alright, guys. Okay. How about I do? You do like this. Ganito kasi. Is that going to fall? No, I cannot. Ganito sila magbitbit ng bata dito sa Africa, guys. At sa Uganda, as you can see. Then you make sure the what? The bam bam. No, not the bam bam. Like the cloth is on the what? The neck. Eh? Uh-huh. Okay, mami. Uh-huh. Yeah, the legs. A few moments later. Ganito sila magbitbit ng bata dito, guys. Siyempre gamit natin ang kanilang chitenge or African fabric. Dahil dito, marami silang nagagawang mga gawaing bahay katulad ng paghuhugas ng pinggan, pag-serve, paglilinis sa bakuran. Siyempre, kahit na yung mga nagtatrabaho sa may bukirin, bitbit yung mga anak nila ganito. Minsan, naglalakad sila sa daan at may bitbit na basket or gatas. Galing sa Bundibugyo District, which is 7 hours away, galing sa bahay, pabalik sa Kampala. So ngayon nga, andito kami sa viewpoint, nagpa-picture ng mga bata. Siyempre, hindi kompleto ang road trip kung walang mga poses, walang mga picture, walang mga OOTD. Ayun, at siyempre, ayaw ng mga bata ng picture taking, pero wala silang choice. By the time they reach older, guys, they will appreciate all the pictures that they took. They are younger. Sa amin nga, last time, halos wala kaming makitang pictures ng mga bata pa kami. Kaya ngayon, sa mga anak ko, pictures and videos para makita lahat nila yung mga memories at mga bagay na na-experience nila ngayon sa mga edad nila. So ngayon nakikita ninyo, eto ang view dito na side sa west ng Uganda. Sobrang green at ang dami. Pinagat si Chico ng lamok, guys. Ang daming kagat. Trash. So dito sa Uganda, sobrang uso yung mga prutas pang snack on the road trip. So hindi mawawala ng saging yung aming sasakyan. Isang ganito ay 2,500 or 3,000 Ugandan shillings or 30 pesos. Si Chico malakas kumain ng saging eh. Makakaubo siya ng apat. An eternity later. We have been traveling for 4 hours, guys. 3 oras na lang, makakaabot na tayo sa bahay. So, hindi kami masyadong nag-stop. Kasi may dala kaming pagkain sa sasakyan, may tubig kami. So, kumain na kami dun sa bahay nila Joseph at mga bata ay tulog lang. Meron kaming dalang mangga, guys, galing sa bakuran nila Joseph, binigay ng mama niya. Sarap, oh. Sobrang organic. Right, Joseph?
Fresh. Organic. Sabi ni Joseph sa camera, guys. Sobrang organic. Ang sarap ng mga mangga nila dito, matatamis. And then, ang stop lang na gagawin natin ay para sa unahan, magagasolina at bibili ng food to go. Katulad ng mga sinugpang manok, sinugpang kamote at kamoteng kahoy. Bago dumiretso ng drive pabalik sa bahay. So, andito tayo ulit sa Mubende Road Market kung saan marami yung nagbibenta ng mga street food to go katulad ng yung last episode natin, mga sugbang crops at sugbang karne. Pero syempre, kami ang bibili namin ay sugbang manok. Kaya napaka-presko. Kahit na mag-antay ako guys ng 15 minutes, pero sigurado ako na bagong luto at malinis yung pagkain, I'm willing to wait. At the same time, bibili din tayo ng... Hello. Hi. What are you doing? I'm vlogging. Yes. So, ngayon guys, bibili lang din tayo ng gonja na sinugba at saka ng kamoteng kahoy na sugba. Alam nyo guys, dati, chikahan ko kayo ha. Dati, kapag ako yung bumibili, kasi syempre sa Pilipinas, ganito yung ginagawa ko, or sa Thailand, hindi na ako bumababa ng sasakyan. Bili lang agad dun sa mga tumatakbo sa sasak, or mga lumalapit na tindero, at tindero sa sasakyan. Pero dito sa Uganda, natutunan ko sa asawa ko na kapag bumibili kami sa mga road market, lalo na yung mga street food, dapat mismong galing sa apoy. So kahit na magantay kami ng 15 to 30 minutes habang nagpapaluto ng pagkain, okay lang. So ganun yung lagi yung ginagawa namin kapag kasama ko yung asawa ko, hanggang sa yun na rin yung ginagawa ko, ina-apply ko na. Hindi, at ito guys, applicable to kahit ako lang mag-isa, at syempre mas lalo na kapag kasama ko yung mga bata, kasi gusto ko mainit yung kinakain nila at sigurado ako na malinis at bagong. Nyo, eh? Thank you. Mag-film na sana ako eh, na gano'n. Umingit si auntie, humingi ng asin. Ayan guys, eto ang sinugbang kamoting kahoy or roasted cassava. Sobrang natural. Pagkatapos balatan, sinusugba and then sausaw sa asin. Stop over muna tayo dito sa shop, sa my fuel station, dahil ang sasakyan namin ay punong-puno ng basura at ang mga bata ay naghahanap ng snacks. Alright, which one? Lollipop for you. Okay guys, sa wakas nakaabot din kami dito sa bahay ng Safe and Sound. Time check tayo, alas 10 na ng gabi. Syempre marami kaming mga stops along the way, kaya medyo natagalan ang aming biyahe. Ayan. Pero at least ang pinaka-importante, hindi naman talaga kami nagmamadali, kasi syempre baka kung anong mangyari, talagang dahan-dahan lang yung aming, tamang-tama lang yung aming pagpapatakbo. At syempre dahil magaling ang ating driver, master driver natin na si Timothy, ayun, so okay at smooth naman ang biyahe. So ngayon, hindi pa kami nakapag-unpack. Ang mga bata ay pinaligo ko na lang, pinatoothbrush, uminom ng gatas, at ngayon ay matutulog na sila dahil pagod na pagod ang all. Ako naman ay maliligo na lang at magpapahinga na din dahil gusto kong maging productive bukas na hindi ako pagod. Ayun. So maraming salamat guys sa pagsama sa amin hanggang sa huling araw ng aming road trip kasama ang mga anak ko. Syempre, walang sawang pagsuporta ninyo, panonood at hindi pag-skip ng ads. At lalong-lalo na sa pag... At lalong-lalo na sa pagmarites niyo sa buhay ko bilang nag-iisang tindera sa Africa, Pinay sa Uganda, I am Princess Yiga. Ayun.
Maraming salamat po sa inyo. Syempre, para naman na malaman ninyo kung magkano yung nagastos namin sa buong 6 days, 5 nights na trip namin. Syempre, magagawa po ako ng content para naman na ma-share ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko Africa version. Ayun. Wala lang guys, para lang ma-imagine lang ninyo kung ano yung kaibahan ng pera dito, kung ano yung mga tips ko kapag bumabiyahe kasama yung mga bata, ano yung mga ginagawa ko pagkasama ko yung mga anak ko, at paano ako nagbabudget, syempre. Dahil hindi madaling kasama ang 5 mga bata, age 12 and under. Yung mga tips at hacks na ginagawa para mas mapadali, ayun. Syempre naman guys, other than 5 mga bata, kasama ko din si Auntie Christine, kasama ko si Joseph, ang ating assistant, at syempre si Timothy, ang aking bagong driver, ayun. So ayun guys, para hindi na kayo mag imagine, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-press ang bell button, syempre, para makita ninyo yung mga sumusunod pang episode dito sa ating YouTube channel. At hanggang doon na lang tayo tonight. Dahil kita nyo naman, lasfag ang puso ni Nastimak. Matutulog muna ang lola ang tindera nyo guys ha. Next na naman tayo, mag-check-a-check ka. See you sa susunod nating episode.